used my game name and applied it in hip hop. Bali, pinakaunang-unang na nakahook sa akin para mag-rap sa akin siguro yung Death Threat. Doon nakatch yung attention ko pagdating sa hip hop. High school pa lang yung pinapakinggan namin. It's an emergency. Cowards try to murder me from the hood to the burbs. Every one of you niggas heard of me. Shit, I'm legendary. Niggas carry. Mindanao, Pakusganay 4, Cap Auditorium, nandito pa rin, Davao City. Salamat sa tanan, lahat ng suporta, lahat ng dito sa Davao, sa lahat ng galing pa sa labas ng Davao, sa lahat ng nakasama namin mula pinakaunang event sa Davao, lahat ng kasama namin kagabi. Flip na pagigay para sa parating na laban. www.fliptop.com.ph. Shoutouts Kalawakan Crew, shoutouts Mindanao staff, lahat ng MCs sa Mindanao, syempre sa buong buong liga, lahat ng support ang tunay live online. Sa kanan ko, Jensen represent pa para sa inyo. Magigay para ay Tatz Maven. That's my event, General Santos. Uprising, Pawat Magrat, OSD, Troop 1. Shoutout sa lahat ng tao nandito. Enjoy lang tayo. Kaliwa naman, Davao City represent. Magigay para ang 6th. Papansin ka lang pare, ako'y walang pakialam sa'yo. At ako'y para na sa buhay lang ng presidente. Dahil almusal ko lang ang threat na to. Ika'y boring na kalaban, kaya dapat kang matodas lahat ng tao tulog pag six pa na sa oras. Kaya talagang gobas sa akin, ika'y wasak threat. Sa mensaheng sigaw ang lahat, ako yung bomb threat. Kaya lagay delikado pagkat ito'y kalkulado. 7-0 yung resulta kahit lima lang yung hurado. Ang matematika ba'y malabo? Pesa ayusin na antipara
para si 6x2 sa panglabing dalawa na bara pare para. Saan ang 6 sense ito ay walang kwenta kung pinalabas ko ay sense 8 kahit saan kumukonekta. Kaya sunog tong si Repa nang naakit sa ilusyon na kaya kong talunin ng direkta dahil 6 dragon to na parabang ruin ni Reka. Itong threat ay di problema, itong threat ay di problema sa sistema na legit parang antivirus lang. Pag nakakita ng threat, diretso delete ni ko. Kaya bumait, kaya pasensya na lang bay kasi threat ako yung death threat na ililibing ka ng buhay. Di mo kayang sumabay sa pagtubo na aking abilidad para makapantay, mukhang kailangan lumipad. Pero bago magawa, ubus hininga ka na agad. Pintig ng puso ni Six, flat di mo abot aking tangkad. Kasi nung gagawin mo para matalo ako, mandadami ng babae, yun ba nasa plano mo? Napaka innovative naman, dapat palakpakan nyo to. Sobrang bago talaga, dapat pangalan niya 6 years ago. Baka mga para mo, shota mo ganyan, shota mo ganun. Malamang tanga na lang humahanga sa iyon. Kaya tila 2012 end of the world na ang kanyang mga tugon. Dahil ang threat na to'y nilipasan na ng panahon. Nalata nyo kanyang trip, lagi niyang binabanggit na yung chick daw ng kalaban, nakita niya yung pic. Teka Repa Pip, ikaw lang din ang nagpa-corner. Di ka rapper pare, sa kang malaki na stalker. Kaya sa susunod na trivia, malamang siya mag-game over. 6 threat pangalan niya dahil 6 na beses na siyang na-issuehan ng restraining order. Dahil sa labis na pagkamanyaki sa tulad ng kasong aking isinabi, sa akin di ka makakalapit, kaya ingat sa nakasanayan mo na habi. Dahil isang malimbanggit kasintahan mo ang sahigahalik ang iyong labi. Dahil sino ka para manghusga, ikaw na may walang silbi, walang modo at bastot, kaya di na ako makapagtimpi. Sige subukan mo lang, di mo magustuhan ang ganti. Kasi kung si Six, God ako naman ang pusha T, natatalunin ka sa beef at talagang ikay taob. Itong banta ay ginawa kong banta sa tulad yan na siya natuldo. Dahil wala kang laban sa aking pangil, na sa iyo ay lulubog. Dahil puro ka lang tahol, ganyan talaga pag bitch ka sa loob. Game! That's para sa gabing ito. Marami-rami ang hinanda ko bilang pain. Kakatay ako ng big fish mula Jensen. Malaking isda aking iyakain. Tara at pagsaluhan natin 3 taon. Mga tao, inabangan ang laban natin. Ang nakakatawa lang, pinag-practice ka sa 5 laban para lang maging anda sa 6 Davao. Masyado kang naniwala sa You Can Do It ni Ice Cube. Sumunod ka sa utos ng iyong amo kasi kala mo sulit. Nice, dude. Makikipagsabayan ka sa teritoryo ko? Ano na, Tatz? Move! Eh parang chess match lang nung inalok ka ni Arik. At doon ka na, Tatz. Move! Alam nyo ba kung ano ka-rhyme ng Muslim na mahilig sa magarbo na kopya? No! Ikaw lang ang kilala kong Muslim na mahilig sa baboy na syota. Joke? Kaso joke lang. Kasi usapan namin ni pare, wala lang, ito'y bate lamang. Ikaw lang damayan ng nanay, ng syota, tila nag-alinlangan. Pero ito'y no holds barred, pre. All out na dahil pawang mahirap magtiwala sa sinabi mo at uso pa naman ang baliktaran. Pag ako nag-name flip, basic, subukan natin sa pangalan mo. Tingnan natin kung di ka mapapag-gay shit. Kasi sa likod ng pangalan, nakatago ang lihim ng Tatz. Isa ka palang bakla. Na napilitan sa napiling landas. Kasi pangalan mo na mismo nagsasabi na mahilig ka sa titi at ass. Pangalan mo na pa na mismo nagsasabi na mahilig ka sa titi at ass. Kasi ako ang tirador ng timog. Huwag magkamaling maliitin. May basbas ng presidente, lisensyado kung tumira palihim. Sa bawat linyang malagim, kung humiwa madiin, ay tila patikim na mga bitag palihim, pre. Huwag ka magalit. Pag sinabi ko yung style mo, napaka-lame, sir, ang pangit. Isang minutong set-upan tapos haymaker, subalit. Burado ang Tatz sa tirador, pagkat laser ang gamit.
Kasi to si pare ko mag-set up, ang haba. Kala mo talaga, leader ng hype beast. Isang story, daming kwento, daig pa filler ng One Piece, panay pilit ng plot twist. Ang tagal matapos ng touch, kaya naman pala, beginner yung artist. Pagkat bumabattle lang siya para sa Jensen, kumbaga 4-2 na. Sakto sa standing mo pagkatapos, 4-2 na. Game, game, game. Di ba di ka nakapasa sa proseso ng ating leader? At last time I remember, hindi naman ikaw yung top 2 at winner. Kaya bakit to nandito? Pare, napaka-cheater, nakipagkamayan sa G-spot, finger. Ano pakiramdam nakapasok dahil may backer? Happy? Like ito yung bagay na kaya mong ipagsigawan ng proudly? Di naman sa hinuhusgahan kita, pero sa madaling sabi, nagpakaputa ka para makapasok parang kulihiya lang may sugar daddy. Para sa ring, kahit saan ka lumalapit, lakas ng back up mo six na parang LeBron na nasa Miami. Ngunit wala kang respeto, maaani, mananatili kang samok. Kung na-check nyo lang aking point, walang threat na makakapasok. Kaya huwag kayong pauutos sa kanyang aura, napakakupal niyan sobra. Kasi bago FlipTop sila ni G-Spot, tropa na nasa FlipTop na panayturo na sa G-Spot, moka. Tinulungan ka na ng tao, tas bigla kang gaganon. Pwede sapat na siguro tong aking kamao para ikaw ay lumingon. Grabe, pagkapilingon, kahit ano man ang yung gawin, kahit lumayo ka man sa G-spot, abay pusi ka pa rin. Tumingin ka sa salamin, ano nakita mong larawan? Isang imahe na mahinang klase na nakalaban dahil natalo ka sa tryouts. Bumaba agad na hagdanan, itong threat di nakaabot sa mataas na stage na parang cancer na agarang na agapan. Kaya ikaw ay tinatawanan ng kasaysayang hindi na mababago at di mo to matatago na tinalo ka ni Nuki Blaze at dun palang ako na ay panalo. Tama ang dinig ng mga tao, yun ay sigurado. Pero kahit papaano, bagay na bagay yung nuke at threat na parang diktador na Koreano. Kaya tangina mo gago, alam mo ang mas pambihira. Ikaw yung tinatawag nilang threat sa liga, pero si Nuki Blaze yung mas tinuturing nilang threat sa liga. Kaya nagkakamali ka kung nandito ka dahil sa iyong kahusayan. Nandito ka dahil ikaw daw si Marlon, pero Wayans dahil isa ka lamang katatawanan. At lingit sa iyong alam, parte ka lang ng business plan dahil ikaw lang yung naisip niyang paraan para makapanood sila ng luni sa halagang 200. Luni na naman! Huwag ka mag-astang sino! Pes, lumapit ka dito, ililibing kita 6 feet under. Doon di ka na magiging anino. Durug to ng pinong-pino, sapagkat di na ko makatiis. Ninanakawan mo lang si Luni, parang problemang artifice. Kaya ikaw ay umalis, kung yan lang ambag mo sa liga. Kaso nakailang battles na, so konsintihin na lang natin, di ba? Pero sige, meron naman akong lohika na iyong ikakasira. Lagi nyo lang tandaan, malaki ang pinagkaibahan ng Regine Velasquez sa Anton Diva. At kung babanatan mo na di ako original, tandaan mo lang ang metaporang ito. Ako yung gago, nagnakaw ng test paper at pinag-aralan ko, ikaw yung bobo, nangungopia lang sa mga katabi mo. Puta, galing! Lupit! Pinaglalaban mo! Kala ko baka kaiba to. Eh halos lahat ng punchline gamit na anggulo na ng lahat na nakalabang ko. Kasi malamang mga anggulo ng puta, recycled na kay Cool Kid, di niya na-spit kay Poison, mga bara mo nung una, wala ka na bang maisip tol? Pinamukha mo lang banuka, pas malinis ang Davao Tatz, walang interesado sa basura. Sa dawang Provinciano the King na nilaban sa Provinciano na Coco. Ganito siya magsalita kasi kala niya oso. Tang ina mo dude, kainis! Paano ka naging Tatz Maven? E bulol ka sa S! Tatz Maven at the mic! Speaking of Poison 13, oops, walang imek.
Pag tinanong mo kung paano siya natalo, ay sus talagang tipid. Dinaig pa nagwawalis na maintenance. Panay excuse, bukang bibig. At dapat talo ka rin kay Marshall. Baka sa accent ka lang lumamang. At dapat talo ka rin kay Invictus kung siya'y naintindihan ng ibig sabihin ko lang yan kahit saan mo man tignan at sa week ka lumamang, puta uprising ka nga pala. Kaya yung panalo, automatic na malamang. Kasi uprising na si Utol. Grabe na dating. Arek, ang galing. Ikaw na pala may hawak kay Baba. Yun ang kapit patalim. Pag sinukat niya o Baba nito, sigurado ilang milya. Yung mukha niya parang Spratly. Kasi sinakop na ng chinya. Ba! Sa style ko, nitong loko lang yaka. Pero pag napapanood mo yung manga na upload ko na laban, talagang todo tumawa. Di ako katulad mo. Ginagawa mong bobo yung masa. Pilit na wordplay sabay double entendre para makuha yung genre. Diyos ko, ang drama. Di mo napapansin? Yung bara mo nagiging joke. Yung jokes ko, bara! Yes, yan yung sinasabi ko, yung bayag dapat sa baba. Huwag lang puro sa baba, bro. Sarap gamitin ang logo ng uprising upang batukan tong bata mo. Naturingan kang uprising pero sa tong duwa ako ang mas kamao. Sa kasanapiling MC, sa aking killing frenzy, 35 sa bumbunan yun ang tirang KD. Bawat titik, deadly. Magkakaubusan ngayon ng barat, siguradong si TMMT. Yo, check! Basta kamay ko na ang panalo at di ko na to mabitawan dahil pagdating sa ring nasa daliri lang kita six na para bang ako si Jordan para di mo ako maungusan kahit gano'ng kakadesidido dahil score ni 6-0 panahon na para ikay magretiro para hindi na ito biro kahit isama mo pa ang iyong grupo para di nyo ako matalo dahil tatamaan lang tong 3 digits sa akin na parang sa swertres ay nanalo para di nyo ako para ikaw ay magtago dahil hindi nyo ako makakaya si threat na kakita ng threat para nasilayan ng sariling gaya-gaya pero di ako papayag na hanggang doon lang ako nakagapos dahil hindi lang ako basta threat, ako yung trauma pagkatapos. Ikaw yung kawawang kalaban na aking ibabalibag. Ito yung tanging panahon na hindi naging lucky ang six pag binaliktad. Kaya huwag ka nang pumalag, nandito na tayo sa dulo, sundin mo na lang ang gusto kong gawin. Sige, talon ka una ulo at di ako gumagawa ng meme. At sa ilalim ay patalim, ito'y mas malaking problema dahil sa yung pagbagsak katawan ni threat kalat na para bang epidemya. Pero teka, sobrang brutal na ba na sinasabi ko? Kahit sa usapang suntukan na ba'y walang kaya to dahil nagmistulang magkamag-anak ang itsura mo sa aking kamao dahil sa sobrang lakas ng sapak may lumukso na dugo. Kaya takbo sapagkat di na ako makapagpigil. Kaya takbo sapagkat di na ako makapagpigil. Ang ika-anim ng utos na Hudyot Katoliko'y susuwayin ko. Yo. Kaya takbo sapagkat di na ako makapagpigil ang ika-anim na utos ng Hudyot Katoliko ay sabay kong susuwayin dahil sa aking pagkaliwa talagang ikay kitel. Balik sa temang malagim para gambalain ang iyong sistema. Ito yung tamang panahon para burahin ka sa eksena. Ito yung tamang panahon para burahin ka sa eksena kasi pag ako bumuo ng ideya tila trahedya sa Nueva Ecija dahil si anim patay para nagmasaker ng pamilya. Alayo natin milya-milya, kitang-kita to sa mapa at ang katumbas bas na ng threat na to at isusumbong kita sa aking mama. Kaya mama, matay ka lang dito sa aking paglapa dahil si threat wala na sa buhay, parang mundong mapayapa. Naka ng puta. Astig, talagang all right ka iho.
Pero yung sulat kanino, pag nag-choke yung maestro mamaya, alam na, kaka-ghostwrite na dito. Siya ay Jensen represent na naging uprising, OSD, Troop 1, pangkatmagat, outbox, digmaan, writer's block. Puta, ang daming na uto mo. Malamang karamihan dyan, kahukbo mo. Napakla sa banta ng ika-anim, kaya nangailangan ng pitong grupo. Speaking of digma, Jensen, meron silang liga sa Jensen na kung tawagin ay Digmaan Rap Battle League na tinuring niyang family. Pero nung nag-uprising, di niya na pinapansin. Biglang nag-switch ng mastery. Kasi lumaki daw yung ulo, sabi nung kagrupo. Nito ni Paring T, biglang lumabo ang Tatz. Ani mo yung inklo quality. Tapos ngayon, repindigmaan ka pa rin. Eh yung samahan nyo, lumipas na. Paano ka naging general, Mr. Santos, kung sa digmaan umiiwas ka? Balik tayo sa baba mo. Napag sa harap, korteng sili. Kung si Tipsy Day hugis cheese ball, sa kanya hugis piwi. Sinabihan mo pa si Marcel na puro copy kanyang linya, e isa ka din namang copy face master na palaging mga baon e nagaling ibang liga. Pero yung sa kanya, iba. Hirap na nga mag-gets ang pangit pa nung rima. Doon pa kasi yung ghostwriter mo, pre Punjabi mula India. Daming naloko sa mokong na to. Kala mo talaga, todo sulat si Gago. Yung pala, control C, sabay control V, kaya pati W, kontrolado. Siya ang supalpal ni Lebron kay Iguodala. Yun ang binanggit niya. Na laging nire-replay. Yung bara bumenta. So kailangan mo ng replay para lang magets ka. Ganyan talaga kapag tuna. Saka mo lang makuha pag nasa net na. Kaya pala di ka pinapasali ni Arik ng isa buhay. Gamit ang perf na yan. Nakaka-hurt naman. Di ka kasi daw pang champion eh. Pang surf ka lang. Sugatan, di na kailangan magtaka. Di ka masasalba ng grupo mo kahit magtawag ka pa mula sa kanan hanggang kaliwang panga, sabay uppercut aba. Sinong di makakapagsabi na mapalive o i-replay, either way, pare binadibag kita. Tatlong rounds di ako ng damay, ng personal, ng buwisit at ng Gago. Tumupad ako sa usapan kahit sabihing barumbado. Binanggit ko na noong nakaraan, saksi ang mga tao. Maling marumi ang DDS, ikay malinis sinarbaho. Pakusganay 4, Tatz Maven versus 6 Threat. Kung nagustuhan niyo yung laban niyon, magigay isang beses. Shoutout sa kanilang pareho. Taka na solid yun. Pero ang boto ng hurado, 5-0, magigay para ay 6 Threat. Tito ko nasa Dubai kay Donga. Binoto ko si 6 Threat all 3 rounds. Mas lamang para sa akin si 6 Threat, obviously. Consistency, tsaka mas maraming tumatak na linya. So, makikita naman sa video. Yo, 6 Threat. Ang tangan ng battle lang. Sobrang sakit sa ulo. Pero yung round 1 nila, sobrang kasi ang parang pantay na pantay sila. Kaso pagdating ng round 2 and round 3, tingin lumalaman si 6 Threat. Bakit? Dahil sa battle elements na ginagamit na jokes, wordplay, metaphors, talagang nagsisiksi ka na sa mga rounds niya. Pero puta, iba pa rin yung sulat ni Tatz. Kung iba kalaban nun, malamang matatalo yun pa yung sino man yung ibang mga kalaban. Pero dahil yun nga, kailangan may manalo pa rin. 6-3. Pistolero, binoto ko si 6-3. Round 1 tsaka
talaga round 2 para sa akin, ano, yung round na lamang is gave na lang. So parang nag-take chance ako sa round 3 na kung sakaling may, ano, may bibigay na pasabog si Tatz Maven, because na talagang mas maangatan niya yung performance ni 6th threat, pero lalong bumaba yung ano ni Tatz Maven sa round 3. So kaya, yun, 1-2 through 6th threat. Zero R, as usual, maganda yung pinakita ni Tatz. Yung lines, tsaka yung preparation niya, yung mga sulat, hindi pa rin nawawala yung mga punchlines na siksik. Pero sa ngayon, ibang sixth threat din yung nakita ko. By far, sa lahat ng performance na siguro ni sixth threat, yun yung masasabi kong sulit. May jokes at the same time, hindi lang puro jokes, pero may bit-bit din na bala na matindi. So, binigay ko yung buhat ako kay 6. Binuhat ako 6 na. Malupit din naman. Sobrang malupit. Classic. Classic task event, pero best 6 na I've ever seen. Bali, binasa ko na naman. Reference ko yung being well-rounded overall package. 6 na all in all. All of the jokes. I guess rhyme skills.